What are the worst moments? No. Yung pinaka, parang, doon mo masasabi na, bakit ako nandito? Ano yung, sabi mo ng top three na nangyari sa'yo na pinaka-grabe? Oh, wow. Yung nabugbog po ako. Nabugbog? Sa paano? Nabasagan siya ng bote sa... Nabasagan ako ng bote sa mukha. Na, is that the scar here? Opo. This was in 2007. Pero paano yung kwento behind that? Para malaman natin yung pagkala. Hindi kasi, nung time na yun, ito magugustuhan nyo, sir. Kaibigan ko yung DJ, pag lumalabas kami ng brother and brother-in-law ko, kami yung mga siga sa Pampanga. No? Nung time na yun, nagkamali ako na mag-isa ako. Tapos, lasing na lasing po ako, biglang na... Ang daming sumasalubong ng mga halik ng babae. Wow! So ako naman, tontuwa ako. Yes, sabi ko, of course. Sige, oh sige, kiss. As in, laplapan talaga. Wow! Oo! Yuck! Kadire, di ba? Yuck! Wala bang COVID nun? Okay. Wala! Halangala talaga. Anyway, siguro mga 20, 30 ang babae yun. Oh my God! Tapos tinawag ako ng kaibigan ko, sabi niya, si DJ Kiko man, hey bro, you gotta leave. Yung mga hinilikan mo, may mga boyfriend yan. Galit na galit sila pare. Uwi ka na. So paglabas ko ng bar, nakinig ako kay DJ Kiko. Paglabas ko ng bar, may lima na nakaabang dun sa labas. Ayun. Oh, no. Pinaghampas na ako ng upuan, pinagsusuntok na ako. Ay, hindi mo naman kasalanan, sila yung lumapit sa'yo, yung mga girls. Hindi, wala nang ano dun. Wala hindi naman nila mabubugbog yung mga babae. Tapos, pag-angat ko pong ganyan, nakita ko, hinablot yung bote. Sinampal ako ng bote sa mukha. Tapos yun na, nalaglag yung mukha ako. What? Tapos yung mga bouncer, hanggang galing. Galing nyo po! Galing nyo! Nakatayo lang silang gano'n, no? Hindi nila ginagawa trabaho nila. Baka kinausap. So, ayun na. Tumakbo na ako, yung driver ko, hindi rin makalapit. Kasi mga big guys to. Tapos, sabi ko doon, nung nakita ko yung mukha ko, laylay na siya. Sabi ko doon sa driver ko, emergency room. Emergency room na tayo, please. Buti na isip ko pa yan kahit lasing na lasing ako. So, tinahimo ka ako, nang walang anesthesia. Ang sakit. So, Naramdaman mo. Ang alcohol, hindi ka tatablan ng anesthesia. No, but because of all the alcohol he consumed rin, you would imagine na numb na. Hindi, nararamdaman mo. Ramdam ko talagang ginaganon talaga yan. Pero kung hindi ka lasing, hindi ka makikipagganunan sa mga girls kasi. So that's what caused it also. You had hindi rin. No inhibition. Ako rin, hindi ko rin sigurado. May question ako kay Baron. B, kasi naka-work ko na siya, marami ng mga guessing nagkasama tayo. Hinaras ba kita? No. Si B kasi, nung nakatrabaho ko siya siguro mga 3 times, pag sober talaga siya, meron siyang sariling mundo. Tapos, nakainuman na din kita, iba siya talaga pag nakakainom. Yun nga, may alter ego nga eh. Lumalabas talaga yung ibang Baron pag kami alak siyang kasama. So, aware ka ba? Meron Baron 1 and Baron 2. Yun. Baron 1, masaya pang kausap. Nag-enjoy. Yes. Pag lumagpas na ako ng 14 bote, si Baron 2, monster, lumalabas. Lahat kaaway ka na. After 14. Wait, magastos yan ha? So, pag limbawa, like before nung umiinom ka, magkano nagagastos mo sa alak? Sa totoo lang, sa drugs and alcohol, naubos lahat ng pera ko. Totoo. Kasi bumibili pa ako ng drugs worth 1 million noon. No way! You had that much money? Yeah. Hindi na uubos? 1 million, how long will it last you? Kasi hindi naman ako nag-invest sa bahay. Hindi ako nagpaka-YOLO ako. Oh. You only live once. Oh. Correct. So, okay. Epekto naman sa career. Yeah. Malaki po. Nasira yung relationships ko. Nasira yung... Nawala na ako ng career. How long? How long were you inactive? On and off. Eh. On and off. They would forgive me. I would promise them. Uh-oh. Just like any alcoholic or addict would say, parang, I'll never do it again. Uh-huh. Never. I promise. Mm-hmm. Kahit ilagay niyo pa sa kontrata. No eh. Uh-huh. Yung sickness ko is you know, I'm still dealing with it right now. Right. Every day. It's an everyday process, struggle. A struggle wherein I have to really build that structure and stick to that. Yeah. Structure para hindi po ako malihis kasi sayang po yung blessings na binigay sa akin ng Diyos ngayon. At may pamilya pa po ako, may asawa ako, may mga anak ako.
example nga sa career na naka-apekto, for example, may isang shoot, kasi ano bang nangyari? Ay, yun nga po, ang galing. Kasi Ann Curtis yung bida nito, may minamahal yung show namin sa kabilang estasyon. Ang shoot ko is 3 days before that scene, kapatid kami ni Ann Curtis. Buhay pa si Manong Gilbert nito. So, Gilbert Perez. Oo. So, pumunta ako sa set, pero hindi ko sinabing may tahi ako. Ay, nako. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka namin pwede ipakap, Baron. O sige, sabihin na lang natin na bugbog ka sa karate. So, ginawa nila ng script. Tapos, sa buong parang dalawang buwan, may tapal ako dito. No, but you're still very good, ha? Kaya siya paulit-ulit din binibigyan ng chance kasi very talented. Oh, yeah. Would you say that you would call yourself a high-functioning addict? I was before. Oh. Kasi lahat ng drugs, kahit ecstasy, nakakatrabaho noon. Grabe. Lahat. Grabe yung tolerance mo. Grabe.